Today, Owe Ako goes to Jerty's Kitchen. Yes, manggugulo tayo sa isa sa mga paborito natin, parte ng bahay, ang kitchen. Pero bukod doon, di ba, Lizelle, yung karamihan sa atin, like ako, dati pag nadidinig kong vegan, nisip ko Ilocos. Nahulong, Sandy. Kaya medyo, na. Ano, marami na sa atin ngayon, mga either they're vegetarian or vegan, kaya nga, for health reasons or for other reasons. So, tama-tama na magpapaturo tayo kung ano ba talaga difference niya, di ba? And here's Jack and Jerty, sisters. Hi, good morning po. Sabi ko kay Jack, we will have a lot of interesting, nutritious, food demo here. Siyempre, pag ganyang cooking demo, hindi mawawala ang ating tropa. So, let's call them, mga naka-itim! Prepare kami ng yung easy to make din na mga food products na pwedeng gawin ni mommies tsaka nung kids together. So at least, di ba, na masarap na yung nakakain nila, to precious na may bonding time pa sila. This will be a vegan dish. Yes! This is yes. Definitely ano vegan. Ano nga ba? Vegan. So ang vegan po, ibig sabihin po nun, no animal products were used. So wala po tayong eggs, wala po dairy, walang honey, anything that came from an animal po. So there's no meat also, there's no seafoods, there's no fish. Yun po ang vegan. So purely fruits, vegetables, or anything that came from a plant. Plant-based lahat. Plant-based. Hindi, hindi pa ito manufacturing plant. Iba pa yung vegetarian, di ba? Iba pa ito. Kasi there are different kinds of vegetarians around. Yung vegetarian po kasi meron ding mga kumakain pa po ng eggs, or the dairy, ng fish, ng chicken. So meron pa rin po ganun. Marami pong types of vegetarianism. Actually, yung veganism is also under vegetarianism. Mas so, ano nga lang sila, mas strict. Mas strict. Yes. So, what's your encouragement in pushing for this vegan? Ito po kasi, for us po, it's a way to help ourselves, our health. Okay. Tapos, it's also a way to see the animals and also the environment po. Some do organic and non-GMO, and some basta plants, basta nanggaling po sa plants. Okay. Pero syempre, mas okay organic. Oh yes, definitely. Yes. Yung pa rin po yung pinupush talaga sa akin. So now, tuturuan natin yung mga mothers at saka mga lolas how they introduce this kind of eating to their young ones. Yes, let's start with dessert. We're going to make some tropical fruit popsicles. We're going to use coconut milk. So, got that, basically po. And then, nut milk. Right now, we're using cashew milk po. One cup coconut milk, one cup cashew milk. So, imimix nyo na together. Plus, ito po, ginawa ko na po ito. This is sugar syrup, but I use coconut sugar. Imimix mo natin 4 tablespoons ito. We're going to use pineapple, fresh pineapples and fresh mangoes. Kukunin ko muna po para 2 kinds of flavors tayo. We're going to use 1 cup of this. Lalagay lang po sa blender. Sorry. 1 cup. And then 1/2 cup of chopped pineapple. Tapos maganda rin po lagyan niyo ng pinch lang po ng sea salt. Bakit po sea salt? Para mas ma-enhance pa yung lasa. Ay, sorry. Maglalagay po pala rin tayo ng juice ng isang calamansi. Para mas ma-enhance pa rin po flavor ng pineapple. So, yan. Yan na po siya. Blender na po. Para lang merong yung nga like I said, may chunks. Okay. So, yan po yung pineapple. So, yun natira po. Ito na
linisin kasi masarap naman ang pineapple eh. So, lalagay niyo po yung half ng milk. And then, mag-chop po kayo ng mangga. For that, kumbaga lumalabas po kasi 1 cup of milk yun. I use 1 whole, one whole mango. Ito po, hindi ko na po nilagyan ng kalamansi. Kalamansi kasi it's very strong na flavor ng mangga. Very distinct na. So, okay. Ginawa ko lang po 2 flavors, pero pwede nyo rin silang i-mix. Preferred po namin talaga kung ano yung in-season po. So, this one, you put it in the freezer for like, medyo matagal lang po. Mga 6, minimum of 6 hours. Yan! This one, I'm adding, this is actually 1 cup of peanut butter. Tapos, lagyan po natin ang Rice Krispies. Tapos, ito na yung aking favorite po. dark chocolate. Dark chocolate po, it's actually very healthy. It's full of antioxidants. Ito, optional lang po. Pwede natin lagyan ng dried fruits. Para lang to for added sweetness and added ano pa rin, added nutrients, flavor. So this one is dried blueberries. Tapos i-food processor lang po natin para halo lang po. So hindi siya yung hindi matagal, enough lang po talaga na mag-mix lang talaga siya. So ito meron akong maliit na bowl. Pwedeng ilagay niyo ho dito siya. Pwedeng cookie yes. Shapes. So sa freezer, siguro mga at least 1 hour lang. Thank you po. Sa mga katuwa na, you know, what we're eating is actually all plant-based and yet it's very yummy and I'm sure your kids will love it. Diba? Tapos hindi matrabaho gawin. Kaya yung mga mothers na gagawa, ako mag-enjoy din kayo habang ginagawa. Until the next taste test, Sandy. Yeah, mothers, please join us again for next week's episode of OA Apo.